Hey guys, welcome back again to my channel, and for today's vlog, it is another video naman po. And bago ko simulan yung vlog na to, as in ito yung linyahan ko bago magsimula, kitang-kita nyo naman sa title ng aking video na Q&A while eating nachos. So ayan, bago umpisan yan, kung bago ka sa aking channel, please please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para every time na may bago kong upload is updated ka. So ayun na nga guys, nagkaroon ako ng Q&A dun sa aking Facebook account. So ayan, nag-post ako or may story ako dun sa aking Facebook. So ayan, nagtanong ako kung ano yung mga gusto nilang itanong sa akin. And marami naman nag-respond. So guys, ipapakita ko muna sa inyo yung ating kakainin. So meron tayo dito ang Mr. Chief. So hindi po ito sponsored. So ayan, ating kakainin. Meron po tayo dito ang Repolyo. Kung gusto ko ng repolyo, so ayan, gagamitan ko. And meron tayo dito ng sibuyas na puti. And meron tayo dito ng giniling. So ayan, nachos nga kasi. And meron tayo dito ng tasty. Pag ano, nagutom, so tuloy kain na. So ayan. So guys, unahin na natin yung unang nagtanong. Actually, hindi naman siya yung unang nagtanong. So ayan, kasi isoswipe ko na lang. So callin na lang yung maunang mabasa ko. So, itong unang katanungan ay kay Danica BM. So, si Danica Valdez Martinez po ito. So, ang kanya pong katanungan ay, mapapatawad mo pa ba siya? Ha, ha, ha. Guys, hindi ko alam po ano yung tinutukoy niya, pero oo, mapapatawad ko siya. And tapos na yon, kung ano man yung nangyari, so, pass is pass. So, ang mahalaga is yung present. So, yun na lang guys, unang katanungan. Napakaseryoso ng ating katanungan ngayon. So, ayan, kakain muna tayo ng nachos. And samahan natin ng sibuyas. And so guys, meron ako dito ng tasty. So yung gawin natin, ilagay natin itong ano, giniling. Ano ba yung unang katanungan pa lang, pero nakain na. So lagay din natin siya ng cabbage. Tapos lagay natin yung sibuyas. So parang, ano ba tawag sa ganun? Palaman. Hindi, ano ba tawag doon sa ganun? So guys, ito ang sumunod na tanong kay kasi yung pangalan niya sa Facebook is Japanese ba to o Korean? So hindi ko to yung mabasa, pero si Kulichis TV to sa YouTube channel. So guys, ito yung kanyang katanungan. Kuya Myron, anong unang pagkakamali mo nung una mong pasukin ang pagbablog? So guys, honest answer lang tong sasabihin ko talaga sa inyo. So yung mga pagkakamali ko nung pasukin ko yung vlog guys is yung alam niyo yung mag-record ng palabas sa TV and then i-upload mo sa YouTube. So yun guys, yun yung isa sa pinakamali kong ginawa sa aking YouTube journey, ang mag-upload ng content ng galing sa television. So very wrong po yun, wag na pong gagayahin yun kasi magkakaroon po kayo ng copyright status. And guys, kapag nagkaroon ka ng copyright status, ayun, sinasabi ko sa inyo, hihintayin nyo yung ma-expired yung copyright status bago ka ulit actually pwede ka naman ulit mag-upload, pero sa akin nung time na yun, hinintay ko munang mawala yung copyright status ko. And then yun, natutunan ko na siguro gumawa ng good content and yung talagang original content mo. So ayun, at least don save na save ka. So ayun lang naman yung mga pagkakamali kong nagawa sa aking YouTube journey nung pasukin ko talaga to. So ayan, buti natanong mo yun Kulichis TV, so sana ma-inform ko yung iba. So next question guys, ito ulit kay Danica Valdez. Do you love me? Oo naman, syempre naman, I love you as my cousin. So ayun, single ka po, ha ha ha. Hindi po ako single. So ayun, kuha mo. So ayan, sumunod na katanungan kay Eddie Magallanes, kailan ka mag-aasawa? Actually, pinag-iisipan ko rin yan and hindi ko rin alam kung kailan. And next question guys is kay Val De Leon, Dax Kapuka Lodge. So ayan guys, about dyan, sinukat ko naman siya. Hindi naman po ako Dax at hindi naman pinag-i po ako Jotay. So average. So ayan. Next question is from Ryan Gutierrez. Masaya ka ba sa lahat ng achievement mo ngayon o may kulang pa? Ano yung kulang na yun? So guys, masaya naman ako sa ginagawa ko ngayon sa aking pag-YouTube. Actually, pag sumahod lalo akong masaya. So ayun, isa yun sa mga dahilan. And
Siguro kung may kulang pa is yung mga dapat na, alam mo yun, yung responsibility or I mean, yung responsibility and duty mo dun sa magulang mo na hindi mo pa naibibigay. Siguro yun yung kulang ko and gusto kong someday maibigay ko yung dapat para sa kanila. So sana, and to God be the glory. So ayun. So next question guys is, how to be you po? So guys, kung how to be me, just be you. Yun lang. So next question guys is from Raven Ivanez. What's the best thing to do during this pandemic situation? So guys, ito yung masasabi ko about sa, dahil nga tayo nasa pandemic situation, the best thing to do is yung kahit nasa bahay ka lang at kung meron ka namang internet, make the most out of it. I-pursue mo yung may magawa ka, yung may pagkakitaan ka. Kasi sa panahon ngayon na pandemic nga, na mahirap yung, kasi nga yung iba maraming nawala ng trabaho, and ganito pa yung situation, hindi pwedeng lumabas ng lumabas kasi nga nag-iingat tayo dahil nga sa COVID-19. So ayan, for me lang, the best thing to do is talagang pagsipagan mo. Kung nasa bahay ka lang, gumawa ka ng way kung paano ka kikita. So yun lang. Yun lang yung the best thing to do. And always pray. Next question is from Mark Angelo Ecano. Bakit bihira ka mag-full smile? So guys, alam niyo naman, kitang-kita niyo naman kapag nagsasalita ako sa video na yung ngipin ko, ito, kitang-kita niya yan. Medyo sungki po yung, hindi naman sungki, hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta, hindi siya pantay. So, kapag magpipicture talaga ako at magpo sa Facebook, hindi po talaga ako nakasmile. Kasi nga, alam niyo yun, isa yun sa mga flaws. Wow, flaws. So, ayun talaga, iniiwasan ko yung makita yung ngipin ko. Kasi nga, guys, magkapatong siya, parang siyang rabbit. So, yun, sana maligayahan ka sa aking sagot, Mark Angelica, no? Next question ay kay Christian Otiliano, nakailang jowa ka na? So, i-clarify ko lang, ano ba to? Yung exes lang or pati kasama yung present? Kung exes lang, dalawang ex na po. Nakadalawang ex na ako and present ngayon. So, tatlo. So, next question natin ay kay CJ Tussel. Tussel ba? Tama ba ako? Kailan mo ako jojowa? Kapag ano? Kapag pag-single. So, sunod na question ay kay Tom Saging or Tom Saking ba to? Sorry ha. So, Dax or Jude? Sabi ko nga kanila, sabi ko nga kanina dun sa tanong na yan, ano, average. Kung gusto mo makita, gusto mo ano, so ayan. Masaya mo lang ako. So, ayan. Ang next question ay kay Marlon Mensigos. Mensigos, can I invite you out? Kay Marlon Mensigos, can I invite you out for dinner? Okay lang guys, oo, okay lang naman kung ano, kung tapos na tong ano, COVID pandemic na to, so okay lang. I say yes. Marlon, again, kay Marlon Mensigos, how old are you? So guys, ito marami nang tatanong, sabi nila medyo bata daw ako, pero sa totoo lang po guys, I am 29 years old. So next question guys ay kay Janie Tabuena. Are you single ulit-ulit? So hindi po ako single. Next question is from Ronald Agonaves. Hindi ko kompleto yung name niya. So ayan, paano po maging pogi at cute katulad nyo? So paano? Mag-review ka lang na mag-review ng sabon. Kasi ang dami ko nang ni-review yung sabon. So siguro naman ano, tsaka dahil kasi sa pag-review ayon, nagiging okay yung balat. Minsan hindi kasi tinitigaw at meron namang okay kasi nga compatible yung sabon sa ano. Parang lahi na sagot ko sa tanong ni ano. So guys, ito ang ating next question. Again, kay Danica VM. Anong workout routine mo? Sa ngayon guys, kumain lang talaga ng kumain. Hindi ako makapag-exercise or workout. Hindi ko alam kung bakit tinatamad lagi ako. So ayun na nga guys, ang sunod na question ay kay J. Led Arcabasa. Anong nakapagpaiyak sa'yo aside sa love life, family, and friends? Ano ba? Nakapagpaiyak sa akin, kung meron man talagang seryoso, hindi ko pwede siyang sabihin, so sa akin na lang yun. Pero meron na talaga nakapagpayak sa akin, so sa akin na lang. And next question is kay Joel De Guzman, bye ka. So yes po, bye. And next question is from Tresha Halyara. Ano ang pinakamahirap na experience mo sa pagbablog? So guys, ito, Tresha Halyara is pamangkin ko. So ang pinakamahirap na experience ko sa pagbablog is yung simula. As in parang nangangapa-ngapa ka na doon. And as in parang wala pang nakakakilala, wala pang nanonood sa'yo. So ayun yung pinakamahirap na umpisa.
Well, ito yung isa lagi sa iniisip ko. Kung famous ka or popular na tao ka, so para sa kanila, medyo mabilis at madali yung mag-gain ng subscriber and nung watcher. So, para sa akin, yun talaga yung mga unang yugto ng pag-YouTube ko. Yun yung pinakamahirap. Next question is from JJ Ponce. Medyo green, boxer, or brief? So, guys, ang nagugustuhan ko kasi ngayon is yung tanga brief ng bench. So, hindi ko alam kung saan siya bilang kung boxer or brief, pero tanga brief siya. Next question from Justin Benedicto. Ready ka ba makipag one night stand? So, kung tatanungin mo ako, dati oo, pero ngayon, hindi na. So, on a serious light na tayo ngayon, so... Alam, di ko pala dati. So, next question is from Junelle Alcantara. What is success? So, for me guys, success is when you achieve your goal and dream, especially to your family. Yung, what I mean is yung pangarap ko para sa aking pamilya, yun yung ibig sabihin sa akin ng success. So, sana masatisfied ka. Next question is, again, kay Junelle Alcantara. Nasaan ang mga Dragon Balls? Actually, guys, hindi man ako fan ng Dragon Balls, pero hindi ko rin alam kung nasaan yung Dragon Balls. Maaring nasa akin yung isa. Dalawa pala. Sorry. Again, next question is from Dex Mayo. Any advice sa mga gusto ding mag-vlog pero nahihirapang mag-express ng personality nila or may lack of confidence? So guys, ito, share ko lang din. Bago ko nag-upisa talaga dito sa pag-vlog, hindi po talaga ako confident. As in, hindi po ako yung pag nakaharap sa camera, may maraming akong sasabihin. Guys, hindi po. Sobrang mahihiyain talaga ako. And nung time na yun, pinipilit ko lang talagang alam yun dahil nga nakaharap ka naman sa camera at wala namang masyadong nakatingin. So pinapractice ko yung sarili ko doon sa pagsasalita sa camera. Actually guys, nung una nga, kung saan nakatingin yung mata ko. And until now naman din, ganun pa rin naman. So, pinapractice ko pa rin yun. Kung meron man akong advice, guys, ma-overcome mo yung pagiging mahiyain. Like, sa akin nga, mahiyain talaga ako and na-overcome ko naman yan. And until now, medyo kinakapalan. Sabihin ko na to, medyo kinakapalan ko na yung mukha ko sa harap ng camera. Kasi kailangan. Kasi nga, pinasok ko tong YouTube, so kailangan makapal. So, ayan, next question is from JR Pantoja. Ang tanong niya kayo guys is paano maging looking niyang tulad mo kuya? Actually guys, wala naman ako iniinom ng glutathione o kung ano man. Maligo ka lang talaga. 3 times a day. So ayan, sleep, kung enough sleep, matulog ka ng maaga. So yun lang. Paano magka-jowa? So guys, hindi naman, for me ha, hindi naman kailangan hanapin yung jowa. Kung darating talaga, darating. At kung hindi, wait lang tayo. Huwag mawala ng pag-asa, yun lang. So yun na pala guys, nasabi ko na lahat ng question nila. So sana guys, nasagot ko na naman yung mga question nyo. And sana na-satisfied ko yung mga katanungan nyo. And ayun lang, honest answer lang naman din yung binigay ko sa inyo. So ayan na guys. Again, kung bago ka sa akin channel, please subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para every time may bagong upload is updated ka. And again guys, maraming salamat po sa mga nag-participate, sa mga nagtanong sa Q&A na to. So ayan, thank you so much and God bless. Thank you po.